Sa araw na ito ay kikilalanin natin ang foundress ng Franciscan Missionaries of Mary na si Helen Marie Philippine de Chapotin de Neuville o mas kilala bilang si Mary of the Passion or Maria de la Passion. Siya ay isinilang noong 21 ng Mayo taong 1839 sa Nantes, France. Siya ay ipinanganak sa isang marangal na pamilyang Kristiyano at ipinakita niya mula sa kanyang pagkabata ang mga kilalang likas na regalo at isang malalim na pananampalataya. Isang araw, habang naglalaro si Helen sa loob ng kanilang bahay, ay aksidente niyang nabasag ang mga plato, kaya siya ay pinagalitan ng kanyang ina. Matapos mapagalitan si Helen ng kanyang ina, napagtanto niya na ang kanyang ina ay labis na nag-aalala sa mga material na bagay. Matapos niyang mapagalitan, ay nagtungo siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang alkansya. Nilagay niya sa mesa na may nakasulat, "Madam, ito po ang kabayaran ng nabasag kong plato." Tulad ng palagi niyang ginagawa, habang siya ay naglalaro sa isang palaruan o pasyalan sa Vanves, ay nagsimulang tumunog ang panalangin Angelus o orasyon. At naalala ni Helen na ang araw ng iyon ay ika-21 ng Mayo ang kanyang kaarawan. Kaya naman, hindi siya nag-alala sa mga taong dumadaan at siya ay lumuhod at nagdasal ng isang panalangin na kanyang komposisyon. Sa paglipas ng mga taon ay naranasan ni Helen ang tawag sa kanya ng Panginoon noong siya ay nasa isang pagninilay sa kanyang bukasyon o retreat noong April taong 1856. At dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang ina, ay naantala ang pagsasakatuparan ng kanyang nais para sa kanyang bukasyon na pagmamadre. Ngunit noong December 1860, sa pahintulot ng obispo ng Nantes, siya ay pumasok sa Poor Clares na ang pagiging simple ng pamumuhay at kahirapan ng santong si Saint Francis ang umakit sa kanya. Noong January 23, 1861, habang nasa kumbento siya bilang isang postulant, nagkaroon siya ng malalim na karanasan mula sa Diyos na nag-anyaya sa kanya na ihandog ang kanyang sarili bilang isang biktima para sa simbahan at ng mahal na papa. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng marka sa kanyang buhay. Ngunit sa maikling sandali ay nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, kaya kinailangan niyang umalis sa monasteryo. Habang nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay at paglilingkod sa Diyos, ay nakaranas siya ng maraming pagsubok, pakikibaka at marami pang mga pangyayari ang hindi inaasahang dumating sa kanya. Kahit na ang kanyang pananampalataya ay masidhing na subukan, tulad ng ninanais na siya ay magbitiw sa tungkulin bilang tagapamuno ng samahan. Maging siya ay nagnanais ng totoong pag-aalaga at pagmamahal habang siya ay nakararanas ng malubhang karamdaman. Ngunit sa mga pagsubok na ito, siya ay nanatiling kalmado at ang labis lamang na nagpapahirap sa kanya
ay ang pagkabigo ng kanyang mga kapatid na babae sa kumbento. Bukod dito, ang kanyang kalusugan ay naging mas marupok. 23 mga kapatid na reparatris sa India ang umalis sa samahan. Si Maria de la Pasión at ang kanyang mga kasama ay nakaranas ng iisang problema. Kung alin ba dapat ang nararapat gawin? Kung tatanggapin ba nila ang ilang mga kondisyon kahit na ito ay hindi makatwiran para sa kanila? O iwanan at aalis sila sa kongregasyon ng Mary Reparatrice? Inalagaan at kinalingan niya ng mabuti ang kanyang mga kapatid, hindi lamang ang organisasyon ng kanilang ginagawang paglilingkod. Ngunit, higit sa lahat ay binigyang pansin niya rin ang espiritual na pag-uhubog sa mga relihiyoso. Tunay na pinagpala ang kanyang pambihirang kakayahan para sa trabaho. Siya rin ay nag-alay ng oras upang bumuo ng maraming mga sulatin sa pag-uhubog ng mga relihiyoso sa pamamagitan ng madalas na pagsusulat. At sa pamamagitan nito ay naipapahayag o naipaparating niya sa kanyang mga kapatid na misyonera saan mang parte ng mundo upang hikayatin na ipagpatuloy ang pagtugon sa tawag ng Diyos sa kabanalan. Buhat ng walang tigil na paglalakbay at pang-araw-araw na paggawa at paglilingkod, si Maria de la Pasión ay maluwalhating namatay sa San Remo noong ika-15 ng Nobyembre taong 1904 dahil sa kanyang karamdaman. Siya ay lumisan sa mundong ibabaw, ngunit ang kanyang mga ginawa at kabutihan ay nagsilbing inspirasyon sa mga kapatid niyang misyonera upang magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, at ito ay nag-iwan ng higit sa 2,000 mga relihiyoso at 86 na tahanan ng mga kasama niyang misyonera. Noong ika-5 ng Marso taong 2002, ang pagaling ng isang relihiyoso na naghihirap mula sa malubhang karamdaman ay kinilala bilang isang himala na ipinagkaloob ng Diyos sa tulong at sa pamamagitan ni Maria de la Pasión. At noong ika-23 ng April taong 2002, sa presensya ng mahal na Santo Papa na si John Paul II, na ipahayag ang pagbubukas ng landas para sa beatifikasyon ni Maria de la Pasión, ang kagalang-galang na lingkod ng Diyos. Ang kagalang-galang na lingkod ng Diyos na si Maria de la Pasión naman ay na-beatified ni Pope John Paul II noong ika-20 ng October taong 2002. Ako po si Ruby Villacorte mula sa Catechetical Ministry ng Diocese of Cubao. Ito po si Blessed Mary of the Passion, ang foundress ng Franciscan Missionaries of Mary. Blessed Mary of the Passion, ipanalangin mo kami. Eternal Father, I offer thee the most precious blood of thy divine Son Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and within my family. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you.